Ngayon, sabi pa ng mga scholar, kung merong involved na third party o second party sa paggawa mo ng kasalanan, kailangan mong gawin yung pang-apat na kondisyon. Alin? Ang ibalik mo yung karapatan nung nagawa mo ng kasalanan. Nakuha ninyo? Halimbawa, nagnakaw ka. Ibig sabihin, may involved na second party. At nagbalik-loob ka, nagsisi ka, nagbalik-loob ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala tungkol doon, hinggil doon sa iyong pagnanakaw. Anong gagawin mo? Unang-una, ang sabi, kamumuhian mo itong gawaing ito. Pangalawa, magsisisi ka. Pangatlo, hindi mo na ito gagawin. Ano yung pang-apat? Yung ibalik mo yung karapatan nung nakuha mo. Halimbawa, ninakawan mo siya, obligado sa iyong ibalik, obligado sa iyo na ibalik mo yung nakuha mo. Kahit na katumbas nito, kung wala na, halimbawa, matagal na panahon na nangyari, ibalik mo sa kanya. May mga nagbigay ng ibang komentaryo, syempre, halimbawa, nagawa mo yun ng secret, hindi niya nalaman, sikreto, hindi niya nalaman, at gusto mong ibalik sa kanya. May mga nagsabi na pagtapat mo sa kanya na ganito nagawa ko sa iyo, at kung papabayaan mo ko, pagbabayaran ko siya sa pamamagitan ng gantong halaga. Or, sabi naman ng komentaryo ng iba, na kahit hindi mo nabanggitin sa kanya, sabi mo, ayan, para sa iyan sa nagawa ko, sana patawarin mo ko ka. Kahit hindi mo na i-details, ano yun, pag tinanong, basta nakagawa ako sa iyo hindi maganda, ito ang kapalit nito, sana tanggapin mo, sana mapatawad mo ko, ano man yun. At, inshallah, pag sinabi niyang, inshallah tanggap na yun. Yun yung pang-apat, pero mahalaga, yung tatlo, magawa mo, saka mo magawa yung pang-apat. Ito yung rulings kung paano ginagawa yung pagbabalik-loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sabi natin kanina, yung mga verse na mahalaga, kapag nagtauba tayo, makakamit natin yung tagumpay. At kapag hindi natin napagtaubahan ang bawat kasalanan, at nabutan tayo ng kamatayan dito, sabi sa banal na Quran, sabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Sino man ang gumawa nang kahit nakatiting na kabutihan, ay ipapakita ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sino man ang gumawa ng kahit nakatiting na kasamaan, kahit maliit na lang, ay ihahayag ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mahalaga na sa araw ng paghuhukom o bago tayo datnan ng kamatayan, gawin natin, ugaliin natin na nagbabalik-loob tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulad na lamang ng hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi dito, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. Sabi sa Bukhari. Ang sabi sa ulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ang sabi, narinig niya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangangaral. Nagsabi. Ang sabi niya, wallahi, sabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag sinabing wallahi, pasumpa iyon, sumusumpa ako kay Allah. Pag sinabing wallahi, sumusumpa ako kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, La astagfirullah wa atubu ilay fil yom akthar min 70 marra. Sabi niya, humihingi ako ng tawad kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at nagbabalik loob ako sa kanya fil yom, sa bawat araw, araw-araw, akthar min 70 marra, nang higit pa sa 70 ulit. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na to. Si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinatawad ang kanyang mga nauna at mga darating pang kasalanan, pero dahil sa kahalagahan ng pagbabalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala para maipakita sa akin, naging example siya sa atin na araw-araw ay mahigit na 70 times na humihingi ng tawad at nagbabalik loob si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganito ginagawa, sino pa kaya tayong mga Muslim para hindi magbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin mga nagagawa? Kaya kailangan lagi nating aalalahanin ito, yung mga parusa sa atin, sa ating mga kasalanan at yung mga kaparusahan na nag-aabang kung hindi tayo hihingi ng tawad kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa pang hadith na sinabi ni